Good evening and good morning or good afternoon, whatever is appropriate to all webinar attendees. I hope most, if not all, our co-op members, KSK co-op members. So again, we'd like to thank Cham and her group for helping facilitating, and of course, some members of the KSK co-op admin, Ruth David, Clarice Shaw, Joel Cala, Memi Formillas, Ronnie De La Cruz, and yung mga iba mamaya ko na i-mention. Maraming salamat for helping and making this webinar reality for us or for those members who are available only via internet. So, Jam, we shall start with some polls. Okay. Yes, and the first thing that we want to know para we have a good understanding of our members. We want to find out, just please answer through chat. Anong year po kayo nag-join ng KSK Co-op? Is it 2004, 2005, 2006? Or mamili lang po kayo kung anong year kayo sumali ng KSK Co-op. So we enjoin everyone to answer through chat anong year sila pumasok. Clarice Shaw and Ruth David will take note kung anong year po kayo pumasok. Yung ating mga co-op members, I see about 44 of us here in this webinar. Okay, and the answers are coming in. Most are coming in 2010, 2011. Wala pa tayong nakakitang any other year so far. So to all the audience or to the attendees, what year? Meron tayong isang 2009 pa lang. Isa pa lang siya, si Michelle. There is one 2012. Aha, 2005 season. So far, sige po mga attendees, pakitype lang po sa inyong mga sa chat box kung ano pong year. We will definitely take note of that. Armand, mostly are 2010-11 and a couple from 2012, one 2005, and yep, still answering in 2009. All right. Okay. Isunod ko na ho habang you're placing in your chat box anong year kayo nag-join. I would like to find out if you are an OFW, former OFW, or kapamilya kayo ng isang OFW. Sana po walang magsasagot ng none of the above. We actually have a poll, so maiba po tayo ng konti. Nakakita nyo ngayon sa screen ninyo, are you an OFW or not? OFW or not? Paki-choose lang po from the two choices. Makikita po natin kung ilan sa audience members. If you tried typing it on the chat, all you have to do is just click with your mouse, of course, and choose. Multiple choice lang po yan. Would you like me to share the results for the for this question, Mr. Benko? Yes, ma'am. Okay. Please. All right. I'm closing the launch, the poll, I should say. About 92% actually joined or answered. So if you can see, 83% are OFW and 17% not an OFW. Okay. Thank you very much. And then another item, how many shares do you have and actually paid in KSK Co-op? Okay, and this time, pakitype na lang po ulit sa inyong mga chat boxes para makita natin. We have couple saying 50, 4, 25, 10, 70, 10, 11. There is one that says 1 or 2. May isa po nagsabing hindi po niya alam, I don't know. Hindi nyo alam, okay? Yes, just one. We have 6, 1, 70. There is one that says 70K. Arnel, just to make sure, is that might be the amount, Armand, no? I think what we're asking is number of shares. Yep, okay. So, kung 70,000 po, kung sumali kayo, you have 70 shares in KSK Co-op. Okay, so times 1,000, there's 49, 35, 6, 63. There is one, 63 also represent my husband's share, 7 shares, 1 and 3. For this General Assembly, one major information that we want to share with you, KSK Co-op members. Mula po nung sumali kayo sa KSK Co-op, may it be 2005, there's one who said 2005 kayo sumali, up to 2010, 11,
or kakasali ko lang this 2012. Kung napansin niyo po, we try our best to make it easy for you in joining KSK Co-op. Meaning, from the documents that you have to fill up and ang mga projects, services ng KSK Co-op, we try to simplify it para madali nyo maintindihan. Fortunately or unfortunately, medyo may iba po ang kalakaran sa KSK Co-op. There are now documents, additional documents to fill up. Bakit po? First of the three reasons. First, because of government requirements. Dati po, Cooperative Development Authority lang ang tumitingin, gumagabay, sumusunod, sinusundan ang ating KSK Co-op. Dahil po sa developments ng ating KSK Co-op, meron na tayong bangko, meron na tayong franchise business, marami na tayong pinasok. Pati na po ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa sa mga tumitingin sa ating KSK Co-op. Ngayon pong ang Bangko Sentral, para sa kaalaman ng ating webinar attendees, ito po siguro ang isa sa pinakamahigpit na government agency. Alam niyo naman po na ang Bangko Sentral ay nagtumitingin o regulating all banks in the country. Kaya ang ating pagiging co-op owner or co-op owner of a bank or a bank that is co-op owned, eh tayo ay napapasailalim na rin ng Bangko Sentral, directly or indirectly. Kaya meron po mga additional forms na kailangan tayong fill upan, and I will go through it later. Meron din pong ang pangalawang dahilan kung bakit meron tayong mga bagong dokumento na kailangan fill upan. Well, aside from your official receipt, ito mga dokumento na to ang magbibigay patunay ng inyong mga pagsali at paglahok sa iba't ibang proyekto sa vision ng KSK Co-op. Dito sa mga dokumento na to, nakasaad, nakalagay ang mga terms and conditions or implementing rules ng mga iba't ibang produkto at serbisyo na kinuha nyo sa KSK Co-op. Kaya yung panghuling dahilan, ito ang magiging proteksyon ng co-op at proteksyon nyo, lalong-lalo na yung halos 2,000 members, kung ano-ano talaga ang pinasok nila sa kanilang pagiging member sa KSK Co-op. Ito pong mga dokumento na ito ay pito, pero hindi po kayong lahat ay pito ang dokumento na fifilapan. The first four documents, lahat ng co-op member, kailangan nyong gawin itong apat na dokumento na ito. Ngayon, dahil kayo ay malamang nasa ibang bansa or mahirap makapunta dito sa Pilipinas, sa ating opisina, kaya hindi kayo naka-attend ng ating General Assembly noong nakaraang linggo. Ito mga dokumento na ito, depende sa klase ng inyong membership, ay ipapadala sa inyo. Yung unang apat, lahat kayong co-op members na hindi nakapag-attend ng live General Assembly natin, makukuha yung unang apat na iyan. Yung waiver form, requirement po yan ng CDA, simple lang po ibig sabihin yan, na kayo naiintindihan nyo kung ano ang pinasok nyo sa KSK Co-op at na-orient kayo whether webinar, live one-on-one, or kayo ay nag-online pre-membership orientation. Pangalawang dokumento, yung ating bangko, KYC or Know Yourself, Know Your Customer, Know Your Client document. Bank opening form po ito. Whether kayo ay nagbukas na ng bank account sa ating sariling bangko or nagpaplano pa lang or walang plano, kailangan po nating fill upan itong Own RBCC Bank KYC document. Ito po ay pagpapatunay na ang mga member ng KSK Co-op sa kabuuan ang may-ari ng One Wealthy Nation Rural Bank of Cavite City. Pangatlo, yung Nation Link form. Wala na pong dagdag gasto sa inyo, papalitan po ang lahat ng ID ng 2,000 KSK Co-op members. Yung dokumento po na yan ay again governed by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil itong ating ID ay under ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil tayo ay mayroong e-money, electronic money transactions. Pang-apat po, dahil ito ay required participation ng lahat ng member na mag-participate sa Orum 1, ang ating real estate development project, yung Orum 1 Certificate of Participation, kailangan yung fill upan.
Kung kayo naman po ay co-owner, direct participant in co-owning our own RBCC Bank, meron po kayong dagdag na document. Kasalukuyan, hindi lahat ng members ay nag-direct co-owner ng own RBCC Bank. Kaya hindi sila pipirma or wala silang dokumento na nominee agreement. Pang-anim, 200 members lang sa 2,000 member kasalukuyan ang diretsyong sumali sa KMP Food sa ating Chowking sa Cebu City. So 200 lang sa 2,000 member ang dapat pumirma sa dokumento na tinatawag na Declaration of Trust for KMP Foods. Kung kayo po ay isa doon, asahan nyo po na ito ay isasama sa ipagdadala sa inyo through email. Ang panghuli po, doon sa 80 na sumali to directly co-own yung LED billboard natin sa Tomas Morato Corner Roses Avenue, meron po kayong pang-7 at huling dokumento. Ito po yung Declaration of Trust para sa LED billboard. Ipapadala po sa inyo to through email. You print it out, you fill it up. Pagkatapos nyo mong ma-fill up, hindi nyo po papadala through email. Kailangan nyo pong i-koreyo, ipadala yung original. Mag-photocopy po kayo ng duplicate para sa inyong kopya. Pero ang original, ipapadala nyo po dito sa Pilipinas. Okay? Paalala lang kapag kayo fill upan nyo itong mga dokumento, isulat po ng malinis at maayos yung mga information na kailangan. Write in print, kung maaari, all caps. Ang home address or permanent address na hihingin sa inyo, ilagay nyo po yung home address nyo dito sa Pilipinas. Kapag business address po ang hinihingi, ilalagay nyo po yung address ng inyong employer, kung kayo man ay nasa ibang bansa o nandito sa Pilipinas. Hanggat maaari, punuan nyo po, fill upan nyo ng kompleto ang lahat ng impormasyon na hinihingi. Pwera yung mga nakalagay na for bank's use or for co-op's use, lahat po ng impormasyon sana ay malagyan yon o lahat ng espasyo malagyan yon ng sagot. Kung hindi applicable, lalagay nyo lang po NA. Kung wala po, lalagay nyo lang none. Kung pareho lang ang address, ilalagay nyo lang po same as above or same as home address. Okay? So, pwede po kayong makipagpalitan ng email para malaman at mag-guide kayo, pwedeng through chat para ma-fill upan itong 7 dokumento. Meron sa inyo, 4 lang ang ma-fill upan. Meron 5, iba 6, pwedeng mangyari na hanggang 7 kung lahat ng mga proyekto natin ay inyong sinalihan. Okay? Now, ang ating pong KSK Co-op, siguro karamihan sa inyo o marami sa inyo nalaman ng KSK Co-op na Orient through the pre-membership online seminar or nakapunta dito one time or another at nakita, nakilala, nakausap si Joel Cala, si Ronnie De La Cruz, si Clarice Xiao, o maaaring si Memi Formillas. Puro mga tiga KSK Co-op ang lagi nagsasabi at nagbibigay sa inyo ng informasyon tungkol sa KSK Co-op bilang your opportunity provider in saving and investing. Allow me for 4 minutes. Bigyan ko naman ng pagkakataon yung mga member kung ano ang sinasabi nila, pagkaintindi nila sa KSK Co-op at sana po ganun din ang inyong pagkaintindi. Ako si Captain Maynardo Constantino, isa kong seafarer. I've been at sea for 15 years. I grew up in an island. Mahirap na pamilya, no? Just like everybody. The normal bagoong, as in, hand-to-mouth survival. Siyempre, I would like to have a better life for myself and also for my family. Ultimate dream ko is, you know, to have my own business. Yan ang ultimate dream ko. Being able to provide for my family. I don't want to be an employee forever. Yeah. Magawa ko lahat ng gusto ko
nang nakakapaglakad pa ako. Siguro madrive yung BMW ko na malinaw pa mata ko, o kaya nakakapagmotor pa ako na malakas pa ang tuhod ko. Dati kotse lang. Pero ngayon, gusto ko yung maging financially priba. Marami na ako na-invest na puro nagka-problema ako talaga. Yung totoo, nag-problema ako. So, ang daming nasayang. So, kung nga, long-term naman tong usapan dito. So, minabuti ko na dito na lang. At least kahit paano, nakaka-attend ako sa mga ganitong seminar niya. Maging aware ako ngayon na tagal ko na palang nagsisiman. Wala akong naiipon. Oo, yung parang di mo namamalayan, ano na pala, pasakay na naman pala dahil wala na eh. Ubus na naman yung kita. Ako, personally, I think this is a great opportunity to earn and to learn. Mag-guide ka nila kung paano mag-invest, paano mag-ipon, paano mo mahihandle yung kinikita mo na lumilinaw. Kakaroon na ng, kumbaga, nakikita ko na yung daan. Yeah, kumbaga, I am on the path, the right path. Marami silang magandang products ino-offer sa amin. I'm proud to own Chowking, di ba? I'm proud to own a franchise of Chowking because of KSK. Yung Arum One. Isa rin ako sa mga investor nun. Sa LED, may kontrata na kagad, 2012. Kita na, kumbaga. Nakita ko yung mga ventures na ginagawa ng KSK. Ito, may-ari ka pala ng bangko. Di ba, ang sarap pakinggan nun? Kapag nagsama-sama yung mga tao, may kalalabasan ng maganda. Nakita ko na naumpisahan na siya eh. Unti-unti na lang. Kailangan na lang ng kooperasyon ng mga member. Co-op siya eh. Hindi siya tatayo na yung mga members. Ilang members lang. Kailangan lahat mag-participate. Member kayo ng KSK. So, sa inyo itong mga business na to. Nakatoon sila sa mga members. So, hindi ka lang basta-basta mag-put up ng money. Bibigyan ka nila ng knowledge about sa papasukin mo. Yun ang kagandahan din para sa akin. Walang loss eh. Tapos in the long run, alam mo na may-ipon ka. Ang big question kasi dito is the trust. We trust KSK, ganun. Proud to say, I trust KSK. With KSK, I'm looking forward talaga. Yung girlfriend ko, yun ang sinasama ko ngayon dito. Sabi nga nila nung una, by word of mouth lang nung una. Eh nung ngayon, talagang makikita nila may resulta na. Sincere opportunity. Napakaganda opportunity for financial independence na target. No? Kung meron kang dream of being financially independent in the future, syempre. So yan po yung ating KSK Co-op sa pananaw, sa sariling salita ng ating mga co-op members. Sana in the future, not only them, not only us, admin at sa management, can also tell what KSK Co-op is all about. And we want you, kayo, mga members, maaaring nasa ibang bansa, na dito, kung kayo meron sariling kakayanan, you just shoot yourself a video and tell about what KSK Co-op and send it to us. We'll try to fix it, arrange it, improve it, and tell the whole world, you, the co-op member, what you feel, know, and desire being a KSK co-op member. Okay?